yung Nissan Navara. Ito yung kakabitan namin ng revolver at yung roll bar. Okay? So dito ako natagalan talaga sa pagkakabit nito, pagbubutas. Okay? So uunahin kasi namin itong revolver. Ito yung nilalagay namin dito sa gilid. Yan. So pagkatapos niyang ilagay, ikakabit naman namin yung roll bar. So yung roll bar, ipakita ko sa inyo. Ito yung roll bar. Ito, yung original niya, meron siya nakalagay na, na ganito. Yan. Okay? Yan yung nakalagay. So pinutol ko na yan para lang magkasya dun sa revolver na ikakabit namin. Yung ganyan, no? Yan. Okay? So pinutol ko yan lahat, pati dito. Tapos saka ako sinukat yung roll bar nung nakakabit na yung revolver dun sa sasakyan. Okay? So ipapakita ko naman sa inyo mamaya pagka nakakabit na yung railings nung revolver. Nung ganyan. Der Armor yung ano niya, brand. O nga, by Der Armor ito. Revolver by Der Armor. Okay? So ayun, ikakabit na muna namin yung ano niya. Ito, ikakabit na muna namin. Butas naman na ito eh. Okay? So ayun, kinaklam lang naman yan. Ayan o. Ito yung base niya. Ayan. Pati ito sa dulo, meron din. So ipakita ko nila sa inyo kung paano yun. Ikabit. Okay? Okay, naisalpak na namin yung base nung revolver. Ayan, kung nakita niya naman. Ayan yung finish niya. Tapos yung pagkakabutas namin ng bracket ng pagkakabitan ng roll bar. Ayan mga boss. Okay, sinukat ko yan, yung pinakasagad niya. Ayan. Dito, syempre, ganun din. Bago ko sinukat yan, ayan, nag-adjust pa ako. Sinukat muna namin yan nasa ibabaw ng base ng revolver. Saka ako sinukat yan. Makikita nyo naman yan pagka sinalpak na namin. Ayan yung finish niya. Okay. Pinantay ko lang yan sa pinakasagad nung base niya. Ito. Ayan, sagad yan. So dun sa kabila, tignan nyo muna sa ilalim. Ayan. Ito yung bracket niya. Nakatouch dun sa gilid. Tapos yung clamp na yon, dalawa. Tapos dun sa dulo, nagbawas pa ako dun sa bracket na yon. Siyempre dyan sa kabila, ganun din. Ayan. So ito, ganun din. Tinabas din namin yan ng ganyan. Ayan. Sinukat ko pa yan para ano, maganda. At siyempre, binilog ko yung kanto para maganda rin. Ayan. Okay? Tignan nyo na lang. Okay, so ayan, lapat na lapat yan mga boss. Pero lalagyan ko pa rin yan na sealant para safe. Okay. So ayun, sasalpak na rin namin yung ano, yung roll bar mamaya. Okay. Okay na, isalpak na namin, pero hindi ko pa naipipix. So nakita nyo dito, pinagtulungan namin ilusot yung wire. Kasi habang nakaangat ay ano namin, inilusot namin yung wire sa loob. So yung wire nyan, ayun. Doon na namin ililinya yan, papunta dito sa bedliner. Tapos ito, yan. Yan na yung pinakang finish natin. So ito, i-adjust pa namin yan. Pag lumubog ito, i-adjust pa namin yan. Yung sukat ko naman nung butas doon, pwede siyang i-adjust. Paunahan palikod eh. May allowance siya. So yan yung itsura niya. Hindi pa namin na ilalapat yan.
Okay, so ilalapat na namin yan. Diretso na ulit. Okay, naikabit na namin yung roll bar. Ayan, kung makikita nyo, medyo angat pa dito. Siguro lalagyan na namin ng sealant yan. So, dito, naiklam na namin yan. Ayan. Okay. Pati dito sa kabila. Tapos dito, ayan, naiklam na rin namin yun. Ayan, mayan. Pakita ko ulit sa inyo mamaya. Tapos, yung wire na gagamitin namin doon sa third brake light, ayun. Isisingit na lang namin yan dito sa bedliner kasi open naman yung ilalim niya. Tapos, yung pagtatapa namin dito sa brake light dito, sa taillight, ay inilusot namin dito. Ayan, makakita nyo dyan. Open yan eh. Nagandahan dito sa Navara, open yung ibabaw dito. Kaya yan, nailusot namin. Naggamit lang kami ng kawad. Ayan, nakita nyo naman dyan. Hindi, ilabas mo na muna ito, Pogi. Ilabas mo na muna yung wire natin. Inot mo ka pa. Ha? Okay, ilabas mo na muna yan. Yan. Tapos, sige, hilahin mo lang. Tapos yan, isangat mo na muna. Tapos i-adjust na lang. Tama na. I-adjust na lang natin yan. Kailangan mailusot muna natin yan pag ganun. Para pag nag-troubleshoot tayo sa susunod, ay madali lang. Or kung magpapalit tayo ng wire, kung anumang mangyari dyan, madali tayong mag-troubleshoot. Ayan. Sasangat lang yun doon sa bedliner. Ayan. I-adjust natin ito pa hulihan ha. Oh. Isasakto lang natin yan dyan. Or sige, sagadin mo na. Itupi na lang natin dyan. Para dyan na lang tayo mag-adjust ng ano. Sige, ilahin mo na. Isasakto ko na lang dito. Yan pala yung ganitong ano. Okay na ito. Sige, diretso mo na yan. Yung ganyang allowance. Diretso mo na yan. Okay, so ililinyan na niya yan. Tapos ito yung ano niya. Okay. So yun, ikakabit na muna namin yung dito. Dito sa wire ng brake light. Negative, positive. Okay. Okay, so dito, yung brake light natin na wire, ay dito ko na tinap. So yung negative niya dito, ito yung pindutan, ito yung ground. At sa kabilang linya, ayan, sa kabilang linya yung dilaw, yan yung positive ng preno, brake wire. Okay, so titisingin na muna natin para magkaalaman na na. Preno! Ayun. Okay. Bitaw! Preno! Ayun. Okay na, okay na. Lakas, lakas ng brake light. So ayan, imising ko na lang ito tapos ay ilalagay na namin yung revolver dito. Okay. Okay, ayos na. Nailagay na rin namin yung wire ng brake light. Naitap na rin namin doon sa tail light. Ayan. So, ito na yung finish natin dyan. Ayan, makikita nyo. Tapos yung wire dito ko na nilagay. Ayan. Tapos nasa ilalim yan. Para mas mabilis i-troubleshoot. Just in case na kailangan nating checkin yung wire. Ayan. Ito naman doon sa kabila. Okay. Ayan. So, ayun. Ikakabit na lang namin yung revolver. Tapos ay ayusin namin yung panggilid dito. Ayos na ito. Pipix na namin yan.
guys, so ganyan ang ginagawa namin. Kailangan ma-i-adjust muna natin dito, ma-fix natin yan. Tapos, saka natin ipifix doon sa loob. Ayan, makita nyo. Pinifix na ni Dapogi. Medyo ano lang dyan. Kailangan nakalatag yung roll, ano. Ano nga ba ang tawag dyan? Nakalimutan ko na naman. Silipin ko lang. Revolver pala. Ayan. Kailangan nakalatag yung revolver katulad yan. Tapos nakapantay dito. Tapos saka natin ipifix dun sa pinakandulo niya. Ayan. Kita nyo dun sa kamila. Okay. So, ayan. Then, sige, ifix mo lang yan ang ifix. Yan na lang naman na. Tapos na tayo dyan. Okay. Okay, Nissan Navara mga boss. Tapos na. Tapos na namin kabitan yung ng roll bar at their armor revolver. Ayan, makita nyo. So, hindi na namin nilagyan ng sealant at gusto ni bossing customer na ganyan lang, okay na yan, para daw mas malinis. Okay, nasa sa inyo naman yung kung gusto nyo palagyan ng sealant or wag na. So, ito yung finish niya. Ayan. Okay. So, dito. Ayan. Yan ang finish natin, mga boss. Ayan. So, yung allowance niya dito sa mismong sasakyan. And Warrior. Okay, so tingnan naman natin yung likod. Okay, dito naman. Buksan natin. Ayan. Kung makita nyo, hindi pa malinis. Pakakarwas pa yan. So ito yung lock nya. Ayan, pagka inilock natin yan na ganyan, hindi siya basta matutuklap dito. Kasi meron siyang naipit na ganun. Okay, nandiyan yung sa loob. So, dito, ganun din, okay? So, dyan, pwede nyo buksan doon sa kabila, pwede rin dito. Meron yung cable dito, na pag hinila nyo, magre-release yan parehas. Ayun o, kumakita nyo doon sa kabila. Kahit saan kayo pumisto, kahit doon or dito, pwede nyo yung buksan. Okay, tapos yan, niroroll nyo lang yan, ganun. Okay? Yan. May magnetic na rin yan, yan yung idinidikit. Tapos yung lock niya, ito yung sinasabi ko. Ayan. Nakita niyo yun. Ayan. Hindi ba kita? Ayan. Tingnan niyo yung lock niya, no? Sumasabit yan dito. Ayan, dito. Sumasabit yan. Yan yung pinaka-lock niya. Kaya pagka itinaklob natin yan, ayan, nakalock na siya. Para hindi mabuklat itong mga gilid dito. Tapos yung mga rubber naman niya, kita nyo, lapat na lapat yan lahat. Tapos yung rubber dito, overlap yan. Lampas yan. Kaya safe siya sa basaan ng tubig. Ayan, okay. Pagdating naman doon sa loob. Ayan. Safe na safe yan, mamis. Okay. Kahit dito tayo pumwesto sa left side, pwede natin buksan yan. Ayan. Okay. So, isasara natin. Pagkasara niyan. Okay. So, ayun. Titestingin naman natin yung third brake light. O, sige. Preno. Bitaw. Preno. Okay, ayos na. So, ayun. Okay na ito. Double check lang ulit. Ikutan natin. Dito sa gilid. Okay. Dito sa kabila. Ayan ang finish natin mga boss. Dito. Okay na yan. So ayan. Nissan Navara. Installation ng roll bar at their armor revolver. Okay. Thank you.